Magandang umaga mga ka-backyard. So yun mga ka-backyard, mag-a-update tayo muli dito sa ating farm. Dahil nga nung nakaraang linggo ay na-discuss ko sa inyo yung mga plano ko na gagawin dito sa ating backyard. So ayan, unti-unti ko nang inuumpisan at meron tayo ulit na bagong development dito para sa ating ornamental fish breeding project. So ito panoorin natin. Bago yun mga ka-backyard, ayan, tignan muna natin itong aking culture ng mga kitikiti. Ayan, tignan nyo kung gaano karami. Ayan. Ang dami niya, hindi ko lang nahuli lahat. So, ayan. So, ganyan ako mag-culture ng kitikiti na pangapakain dito sa ating mga breeders na mga ornamental fish. Ayan. So, itong culture na to ay galing dun sa aking ibunan. Ayan. Gaya na sinabi ko, double purpose. Nag-aalaga ako ng mga African lovebirds at the same time ay nagbibigay naman sila ng libreng live foods para sa aking mga ornamental fish. Ayan. So sisilipin natin yung bagong update dito sa ating farm. Ayan, ito. Bumili ulit ako ng mga malalaking batsa. Ayan, ito yung ating mga malalaking batsa na ginawa nating breeding tub. Ayan. So, kagaya ng sinabi ko sa inyo, itong hileran to, ayan, ito na yon yung gagawin natin panibagong breeding setup. Tinanggal ko na yung mga laminated sack dito ng mga pad, ng mga sira. Then, nilagyan ko muna ng gravel, yung flooring para magpantay kasi baku-baku yung mga lupa niyan. Hindi pantay. So, yung grabang ginamit kong beddings para maging pantay yung lagayan. Kasi pag hindi pantay yung lagayan, pangit yung itsura ng ating mga breeding tub tsaka ano, hindi natin mamamaximize yung tubig, yung laman ng tubig. Ayan. Tapos, isa pa noon, baka masira yung pang ilalim since ito ay plastic. Mabigat yung ilalim niya. Pag hindi pantay, baka mabasag yung ilalim. So, ayan. Pantay na yan ngayon. Kita nyo naman. Ayan. Nag-set up na tayo. Maganda yung pagkakalatag natin ng ating mga breeding tub. So, ito ay grow out na rin at breeding. Ayan. May mga laman na. Yung iba dyan, nilagyan ko na ng laman. Ayan. Sa susunod na episode natin, ipapasilip ko sa inyo kung ano yung mga ilalagay natin dito na mga ornamental fish. Ayan. So, ito ay simula pa lang. Dito, meron pa yan. Hanggang dun, sa dulo. Ayan. Kada isang pan dito, dalawa ang laman na breeding tub at grow out tub. Ayan. Ang ganda niya sa dulo, pupunuin natin ng mga gantong klaseng mga palanggana. Ayan. Sa tingin ko, mas makakatipid tayo dito kaysa magpa-construct ulit tayo ng panibagong laminated sack na sa tingin ko, mga 2 years lang ang itatagal. So, hindi siya, ano, para sa akin, okay naman, pero yung, ano, yung hassle. Pag nasira kasi, yung hassle na idudulot niya. So, pwede yon pang short term na breeding. Halimbawa, 1 year lang kayo gusto nyo mag-breed. 1 year, 2 years, pwede. Itong mga laminated sack. Pero kung pang matagalan, gaya sa akin, 5 years ang term list na binigay sa akin itong nagpaparent ng lupa. So, 5 years ko siyang gagamitin, kaya kailangan ko ng mas pang matagalan na materials. Ayan. Sa mga aquatic plants, ayan, nakita nyo mga batsa na rin ang ginagamit ko. Kasi nga, nagtutuyo yung lupa dahil hindi masyadong nag-uulan. Nagbibitak-bitak. Ipapakita ko sa inyo. Ayan. Nagbibitak-bitak na yung mga lupa. Ayan. Pumapangit na yung quality ng aking mga tanim. Nagigimpaya tapos nanunuyo. Kaya gumamit na ako ng mga, ito rin, mga malalaking planggana rin na dito ko itinanim. Ayan. Nag-start na ako magtanim ng mga halaman. Ayan. So dito ko na sila itinanim para continuous laging basa yung lupa, mas healthy yung ating mga pananim. So ayan, pupunuin ko rin niya mula diyan hanggang doon sa dulo. Konti lang kasi nahakot namin na lupa ngayon, pero hanggang doon sa dulo puro ganito ang nakalagay na mga timba para naman sa ating mga aquatic plants. Silipin din natin yung aking naunang sinetup ng guppy breeding. Ayan.
So since nung naglagay ako ng tubig, hanggang ngayon hindi pa ako nagpapalit ng tubig. Makita nyo yung tubig, malinaw. Ayan. Maganda yung quality ng tubig. So ibig sabihin, effective itong gantong klase ng breeding setup. Gaya niyan, ayan, nanganganak na ulit yung aking mga ano, full gold. Ayan, may mga bagong anak. So harvestin ko na ulit 'yan. Ayan. So maganda yung ano, yung output ng gantong klase ng breeding setup. Hindi siya kalakihan, pero mas nagbibigay din naman ng magandang result compared dun sa mga ginawa kong unang-unang ginawa ng mga laminated sack, na talaga maganda yung ano, yung binibigay na results sa aking breeding project. Yun nga lang, ang disadvantage is hindi siya pwedeng pang matagalan. Kaya kinapos. Kaya itong farm na to, ang ending natenga, kasi nga nagkandasira yung mga laminated sack ko ng mga pond. So na-stop yung operation ng mga pagpaparami ng mga ornamental fish dito. So yun yung naging cause bakit tumigil tayo sa pagbibreed pansamantala ng mga ornamental fish, dahil nga nagkandasira na yung mga pond, hindi na natin kaya magbreed. Ayan, kaya ang ginawa ko muna for the meantime ay nagparami ng mga halaman. And then ito na, binabalikan natin ulit yung ating mga ornamental fish. Ayan. So plano ko dito mga 100, siguro mga 100 na ganito, na mga batsa. Ayan. 100 to 200 pieces, kasi hindi pa na-occupy lahat. Meron na siguro ako nabiling mga nasa around 30 to 40 pieces na mga tub. Pero maluwag na maluwag pa yung ating farm. Gaya nun, ayun, bakante-bakante pa yan. Malaking space din yan. So siguro mga 100 to 200 na mga malalaking batsa ang gagamitin natin para sa ating ornamental fish breeding.